Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa High School League, hindi na magawang mapigilan ng The Crush ang kupunan ng Shouko sa kanilang pag-arangkada na naging dahilan upang makagawa na naman ang puntos ang Shouko sa laban at naging dahilan upang maitabla na ng Shouko ang score sa The Crush na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood at ibang kupunan sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 165 ng High School League. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 166 ng High School League. Napatindi nga ng ipinakitang depensa ng Shouko laban sa The Crush na naging dahilan upang mahirapan ang gusto ang The Crush sa kupunan ng Shouko. Kaya naman, itong si Kaito ay nagmintis ng tira sa kanilang basket. At itong mga manlalaro sa ilalim ng basket ay nagsimula na ngang tumalon para kunin ang rebound. Subalit, dahil sa desperado si Anomichi, nagawa nito makuha ang rebound laban sa tatlong manlalaro sa ilalim ng basket. Kaya naman, nang hawak na ni Anomichi ang bola, agad niya din namang ipinasa ito papunta kay Mitsui. At itong si Mitsui naman ay hindi na nag-aksaya pa ng panahon at agad na tumalon at tumira ng isang solid na tres. At agad naman itong pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang magawa na nilang maitabla ang score sa kupunan ng The Crush na labis na ikinatuwa talaga ng buong manonood sa loob ng court. Ano? Grabe! Imposible naman yung ganyang klaseng talon! Hindi ka panipaniwala na nagawang mahigitan na may pulang buhok na yan ang tatlong malalaking manlalaro sa ilalim ng basket. Sobrang taas niyang tumalon. Para bang merong maapakpak ang kanyang sapatos na tinutulungan siyang maabot ang kanyang limitasyon. Nakakamangha ang may pulang buhok na yan. Siguradong malayo ang mararating niya. At siguradong kakatakutan ito sa buong mundo kapag nagpatuloy ang ganyang klaseng laro niya. Mukhang iniidolo ko na ang may pulang buhok na to ah. Tama ka nga. Napakahusay na may pulang buhok na yan. Pero hindi mo ba napansin yung sniper nila? Sobrang layo ng pwesto niya sa rainbow area. Pero nagawa niya pa din itong maipasok sa kanilang basket. Nakakilabot ang kanyang pambihirang husay sa shooting. Kung sino man ang sumabay sa kanya, siguradong mapapahiya ito dahil sa hindi nila ito magagawang pigilan. Na kahit saan siya nakapwesto, mukhang kayang-kaya niyang maipasok ang bola basta usapan tres na. Siguradong pagtungtong nila sa college, maraming school ang mag-aagawan sa kanya upang maging player siya. At aabangan ko ang dalawang yan kapag nag-college na sila. Titignan ko kung saan kupunan sila papanig. Yan ang usapan ng mga manonood na talaga namang humahanga sa Shouko. Habang itong si Mitsui naman ay nakatitig lamang sa kanyang kamay na para bang namamangha ito sa kanyang sarili. Totoo ba ito? Nagawa ko ba talaga maipasok ang bola ng perfecto? Grabe! Sarili kong tira, kinikilabutan ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang sobrang excited na kinakabahan ako ngayon ah. Parang gusto ko pang tumira ng tres. Grabe talaga! Ganito pala ang pakiramdam ng makapuntos ka laban sa mga malalakas na manlalaro. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang itong si Anomichi naman at Ryota ay agad na nilapitan itong si Mitsui. Sabay inampas nila ito na magkasabay sa kanyang likuran. Nice one, Michi boy! Ang husay naman ang ginawa mong tres doon. Nakakabilib ka talaga pag-usapang tres na. Hindi mo talaga kami binibigo. Ikaw nga talaga ang Mr. MVP ng show ko at hindi ang sorong yon. Yan ang sabi ni Anomichi. Tama ka nga dyan, Anomichi. Ang galing talaga nitong si Mitsui na to. Kahit na mahina ang kanyang pangangatawan, napakalakas naman ang kanyang mga palad pag-usapang tres na. Hindi talaga ito sasablay kapag nag-init na ito sa bola. Ang husay talaga. Dahil sa ginawa mong tres, Mitsui, nagawa na nating maitabla ang score sa The Crush. Ngayon, siguradong kakabahan na ang The Crush natin dahil naitabla na natin ang score sa kanila. At dahil sa naitabla na natin ang score, sigurado naman na hindi na nila tayo mamaliitin pa. Siguro naman, magtatanda na ang mga kulokoy na yan. Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong si Mitsui naman ay pinuri din ang dalawang gunggong. Nabaliw kayo.
Hindi lang naman ako mahusay dito, kundi pati kayong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, siguradong hindi ko yung magagawa. Kaya naman, maraming salamat sa inyong dalawa dahil sobrang perfecto ng ating teamwork. Lahat tayo ay may ginawa para lamang makatuntong sa kinatatayuan natin. Ngunit, huwag muna tayo maging kampante. Tandaan nyo, medyo mahaba pa ang oras. Kaya naman, nakatitiyak ako na marami pa ang maaaring mangyari sa laban na to. Ngayon, humanda na tayo para dumipensa. Hindi dapat natin sila hayaan na makapuntos. Kaya naman, tara na! Pigilan natin ang kupunan ng The Crush! Yan naman ang sabi ni Mitsui. Sa kabilang banda naman, itong coach ng The Crush ay tumayo na nga sa kanyang kinauupuan. At tila ba parang mainit ang ulo nitong lumapit sa committee. Sabay humingi ng isang timeout na naging dahilan upang pumito itong referee. The Crush, timeout! Ang lahat ng malalaro sa loob ng court ay magsibalik na muna sa kani-kanilang bench. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang magsibalik na ang mga malalaro sa kani-kanilang bench. At nang nakabalik na nga ang mga malalaro ng The Crush sa kanilang bench, agad din naman nagsalita itong coach nila. At tila ba nang gigigil ang poses nito? Ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo sinayang ang pagkakataon na mapanatili ang kalamangan sa show ko? Bakit nyo hinayaan na makabawi sila laban sa inyo? Di ba sinabi ko na sa inyo na huwag nyong mamaliitin ang kupunan ng show ko? Dahil ang show ko ay sanay sa pressure. Kaya naman, hindi dapat natin sila maliitin. At ikaw ko ako, asa na yung pinagmamalaki mo kanina? Mukhang kinain mo yung mga sinabi mo na hindi sila makakahabol sa atin ha. Ikaw naman sa Toru, bakit mo hinahayaan na makapunto sa'yo ang Mitsui na yon? Nahihirapan ka ba sa kanya? O baka naman, isa ka sa mga nang mamaliit sa sniper nila. Hindi mo dapat yun gawin. Dahil kapag ginawa mo yon, tiyak nakakain ka na alikabok sa kanya. At ikaw Kaito, bakit ka nagmiminti sa tira mo? Hindi naman nagbabago ang iyong play ah. Pero bakit parang may kaba din sa bawat tira mo ng bola? Huwag mong sabihin na kinakabahan ka sa bansot na manilaro ng show ko. Oo, magaling nga ang bansot na yon. Pero alam ko mas mahusay ka sa kanya. At ikaw Jiro, nakakarami na yung Hanamichi sa'yo ah. Ano bang nangyayari sa laban ninyo? Bakit parang siya ang nagkocontrol sa ilalim ng basket? Bakit ba parang hindi mo na siya nagagawang talunin at ikaw na ang ginagawa niyang bata ngayon? Ikaw naman Rikoto, parang pagod ka na. Hindi mo na magawang depensa ng maayos si Akagi. Nakakalusot na ito sa'yo nung walang kahirap-hirap. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit parang bigla na lang kayong nahulog sa patibong ng show ko? At hindi na kayo makakilos pa dahil sa mga gutom na halimaw na manalaro ng show ko? Yan ang inis na sabi ng coach ng The Crush. Habang itong si Kuwako naman ay biglang nagsalita na din. Huwag mo nga kaming pagsalitaan ng ganyan. Sino ka ba? Coach ka lang naman namin ah. Kayang-kaya namin manalo sa laban na to kahit na wala ka. Kaya naman, huwag ka magsasalita sa amin ng mga ganyang salita. Kung mapagsalita ka, akala mo naman ikaw talaga ang naglalaro. Hindi mo naman alam ang hirap namin sa laban. Akala mo ba madali lang kalabanin ang show ko? Kung alam mo lang, sa bawat puntos na ginagawa namin, ganun din ang dumadagdag na galing sa show ko. Parang mas sinihigitan pa nga nila ang mga ginagawa naming play eh. Nakikipagkompetensya sila sa amin. Kaya naman, nahihirapan kami sa kanila. Ngayon, kung gusto mong manalo ang ating kuponan, mas magandang gawin mo ay manahimik na lang dyan. O di naman kaya, sabihin mo na ang mga nakikita mong kahinaan ng show ko sa amin. Yan ang napipiko na sabi ni Kuwako sa kanyang coach. Nang bigla nagsalita na din itong si Rikoto. Tumigil ka na Kuwako. Tandaan mo, coach pa din natin yan. Kung wala siya, siguradong wala tayo sa kinatatayuan natin ngayon. Kaya naman, galangin mo pa din ang ating coach. Ngunit, sumasangayon naman ako sa masinabi mo kanina na mahirap talaga kalaban ang show ko. Totoo nga, na habang tumatagal, lalo silang lumalakas. Lalong-lalo na yung may palambok na si Hanamichi. Sobrang husay nito. At ang kanyang stamina ay parang hindi nauubos. Ngayon na naitabla na nila ang score sa atin, panigurado mang gigigil na sila ng mataki sa atin. Lalo na ngayon na siguradong papasok na itong si Rukawa sa laban. Dahil natupad na ni Hanamichi ang kanyang kondisyon kay Rukawa na maitabla ang score sa atin bago ito pumasok. Ngayon, kesa magtalo-talo tayo sa timeout na to, mas magandang gawin natin ay magpahinga na muna at maganda para sa mas matinding laban na mangyayari. Yan naman ang sabi ni Rikoto na talaga namang nakatitig sa kupunan ng show ko. Sa kabilang banda naman, papunta naman tayo sa kupunan ng show ko. At dito ay masayang sinalubong ni Ayako ang kanyang mga manlalaro. Nice one team! Ang ganda ng ipinakita niyong laro ah! Lalong-lalo ka na Hanamichi! Napaka-solid ng ipinakita mong laro!
Parang ayaw mo nang magpaawat dahil sa usay mong gumawa ng play ah. Yan ang masayang sabi ni Ayako. Habang itong si Anamichi ay hindi man lang pinansin itong si Ayako. Bagkos, dumiretso ito sa kinaroroonan ni Rukawa, sabay tumayo sa harap nito at tila nakatitig lamang ito ng seryoso. Habang itong si Rukawa naman ay tumayo na din at tila din nakatitig ito sa mga mata ni Anamichi. Hoy matang tupik, siguro naman maglalaro ka na. Kanina ka pa nakapagpahinga dyan ah. Hindi na ba nanginginig ang tuhod mo? Ngayon, nung naitabla na namin ang score sa The Crash, wala ka na sigurong dahilan para maupo pa dyan ng matagal. Kaya naman, pagkatapos ng timeout na to, gusto kong kasama ka na namin papasok sa loob ng court. Yan ang seryosong sabi ni Anamichi. Gunggong ka talaga. Kahit hindi mo sabihin at hindi nyo naitabla ang score sa The Crash, papasok mo talaga ako. Dahil hindi ako sanay na nakaupo lamang sa upuan. Habang nakikita ko na yung mahihinang nila lang na may pulang buhok ay nagpapasikat sa laban. Ngayon, ihanda mo yung sarili mo, Gunggong. Dahil sa posisyon na ito, ako naman ang magpapasikat dito. At aagawin ko ang eksena sa'yo. Pero salamat, Anamichi. Salamat dahil tinupad mo ang iyong sinabi. Ngayon, ako naman ang mangangako sa'yo na hindi tayo matatalo sa laban na to. Tayo ang aabante sa susunod na yugto. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sira ulo ka talaga. Talagang matutupad mo yung ipinangako mo. Dahil kasama mo ang henyong si Anamichi. Kaya naman, malabong matalo tayo dito. Gunggong na to, mangako na lang 100% pa na tiyak na magkakatotoo. Sira ulo, siguro kung hindi ako kasali sa laban, baka dyan pa ako maniwala sa pangako mo na yan. Pero dahil sa kasali ako sa laban na to, malabo talaga tayo matalo dito. Loo kang matantopik ka, wala ka talaga utak. Yan naman ang sabi ni Anamichi. Habang ang ibang manlalaro ng show ko ay natawa na din dahil sa pag-aaway ng dalawang gunggong. Nang biglang pumito na ang referee. Tapos na ang timeout! Ang mga manlalaro na magkabilang kupunan ay magsipasok na sa loob ng court. Sisimulan na ulit natin ang laban. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan upang magsipasok na ang mga manlalaro sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 166 ng High School League. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.